food, hindi kaila sa tulad ni Ana na hindi healthy para sa kanyang mga anak ang madalas na pagkain ito. Sa pag-aaral ng Food Nutrition Research Institute o FNRI noong 2011, lumabas sa kanilang sample sa ilang street food sa buong bansa na marami sa mga ito ang may bakterya tulad ng salmonella na pinagmumula ng sakit ng tiyan, pagtatae at mas malalang sakit tulad ng hepatitis A at typhoid fever. Kaya para ma-enjoy pa rin ang mga tulad ni na JJ at Jazz Jazz ang street food ng mas masustansya at mas safe kainin, inihanda ng Pinoy MD ang mga alternatibong recipe na ituturo ni Chef MJ na may enjoy nila, lalo na ngayong bakasyon. Para sa mga mahilig sa street foods, lalo-lalo ng fishball, pwede itong alternatives natin. Tilapia balls, tinatawag ko po siyang tilapia balls. Para makagawa ng tilapia balls, pamalit sa fish balls at iba pang mga bola-bola, kailangan lang ng kalahating kilo ng tilapia na sagana sa protina. Isang bawang, isang sibuyas, isang tasa ng harina, isang tasa ng gagaw, asin at paminta bilang pampalasa, dalawang carrots at dalawang itlog, isang tasa ng mantika. Mas okay syempre kung gumamit ng healthy oil. Una po natin gagawin, i-mince lang natin yung tilapia natin. So, hiwain lang natin ang paaba muna. Sunod na ilagay ang bawang, sibuyas, harina, gawgaw, asin, paminta, carrots at itlog. Haluin lang ang lahat ng ingredients. Tsaka ito ay prito sa cooking oil. Ito sa stick at mag-prepare ng ketchup na sausawan. At ito na, bola-bolang gawa sa totoong isda sa halagang 166 pesos o 41 pesos per serving. Mas wise, diba? Kung ihaw-ihaw naman ang type ng mga chikiting, kayang-kaya rin sundan itong barbecue recipe ng Pinoy MD. Ang mga ingredients, kalahating kilo ng tokwa, isang lata ng pineapple chunks, pineapple juice na mula sa pineapple chunks, kalahating tasa ng toyo, kalahating tasa ng suka, kalahating tasa ng ketchup, asin at paminta. Ihanda ang marinade para sa ating healthy barbecue. Gamit ang pineapple juice mula sa pineapple chunks, pagsamasamahin lang ang toyo, suka, ketchup, asin at paminta. Haluin ang lahat ng ingredients. Tsaka ilagay ang hiniwang tofu. Ilagay ang tinimplang tofu sa stick. Tsaka itusok rin ang pineapple. Sunod na ihawin ang mga ito gaya ng regular na inihaw. Para sa sauce, pakuluin lang ang ginamit na marinade. Ilang minuto lang, handa ang ating tofu barbecue na sagana sa protina. Bonus pa ang pineapple chunks na source of vitamin C at lycopene na antioxidant. 120 pesos lang ang kailangan o 30 pesos per serving. Meron ka ng healthy barbecue. Para naman mapakain ng gulay ang mga chikiting, gamit ang gulay tulad ng talong, bell pepper at ampalaya, gumawa ng street food recipe alternative, ang vegetable tempura on stick. Kailangan lang ng dalawang talong, 1/8 kilo ng bell pepper, kalahating kilong ampalaya, dalawang itlog, isang tasa ng harina, isang tasa ng gawgaw, asin at paminta, isang tasang tubig at mantika. Paghalu-haluin lang ang mga sangkap, itlog, harina, gawgaw, asin, paminta at isang tasang tubig. Isausaw dito ang mga gulay tsaka mabilis na iprito. Gamit ang healthy oil. Ituhog lang ang mga gulay sa stick at handa na ang ating vegetable tempura. Imbis na kikiam, isaw at barbecue, pwede nang ihain ang nutritious gulay na nasa stick na pwedeng-pwedeng pang merienda. Rich in vitamins and minerals na, easy to prepare pa. Sa halagang 108 pesos o 27 pesos per serving, may enjoy na ng apat na tao ang vegetable tempura on stick. Nakikita naman natin yung street foods na ihaw-ihaw lang siya or fry or steam. So pwedeng-pwede or kayang-kayang gawin ng mga mommy or kahit nga ng kids yung mga street food sa bahay. With healthier options gaya na lamang ng vegetables or yung